Hi, Badets! How are you today? Fan ako ng mga musikero. Ang idol natin ay napapanood natin palagi sa kanyang YouTube channel. Doon siya sumikat at panahon ng pandemic na sobrang naapektuhan ang mga musikero, yun naman yung panahon na talagang nag-blossom ang kanyang career. I am talking about Gigi Delana and the Gigi Vibes. Studio B, here we go. That is my friend Mike. GZMM. Ito kami, oh. Parang nag-tour na rin kayo sa loob ng ABS-CBN. Dati maraming mga musikero dito pero medyo na nahimik ang buhay dahil pandemic, pero bumababa na ang alert level. Medyo happiness na tayo. Hello! O, makikita ko sa vlog. Kaway! Hi! Tayo ay nag-test na, antigen test before coming here para siguradong safe everybody. Pahinhingal ako. Malayo pala ang Studio B. Asan ba ang Studio B? Studio B po. Studio B for Ate B. Oh, eto naman pala. Oh, Studio B. Diba? Akin to eh. Studio B. Yan si Pat. Pat, anong trabaho mo, Pat? Road manager po ni Gigi. Kung gusto nyo hagilapin si Gigi, yan si Pat. Dapat malakas kayo sa kanya. Oh my gosh, ano ang mangyayari dito, Pat? Dito po sila mag-rehearsal for the concert. Ang ganda! Ako, nakapag-recording na rin ako dito. Of course, naaalala nyo, sina Gigi, may studio sila sa bahay. From bahay, nandito na sila sa ABS-CBN. And we're just waiting for them, nagpa-swab pa daw sila. Welcome to Studio B. Matangkad ka ngayon ah. Congratulations. Totoong studio na. Dati nasa bahay lang kayo. Ngayon, eto na. Grabe. Bahay-bahay lang po kami. Pero po ngayon nakakatuwa kasi nakakapag-rehearsal po kami dito sa Studio B ng ABS-CBN. Nabigyan po kami ng chance. Ngayon ko lang po nakasama yung band ko dito ng kompleto kami. Kaya po nakakatuwa. Sarap sa puso kasi finally kasama ko na po sila. Palagi mo binabanggit ang Gigi Vibes. As in all the time. Bakit? Ba't ganun sila ka-importante sa'yo? Hindi po nila ako iniwan. Tsaka po tinulungan nila ako na mag-improve lalo sa craft ko, sa passion ko. Tsaka po nung walang-wala po ako, nandun po sila para gumabay. Saan mo ba sila nakilala? Nakilala ko po sila po unti-unti sa weddings, ganyan po. Kasi po ano, naging singer po ako sa wedding, sa debut, sa patay. Pati patay? Saan ka nag-start kumanta? Sa ano po, school. Bata po ako nito, parang kakapasok ko pa lang po sa school. Mm-mm. Tapos po kanoto ng mama ko na nagpresenta daw po ako sa teacher ko. Ako po kakanta ng lupang hinirang. Ilan taon ka nun? 6. Malakas talaga ang loob mo. At 6 years old, alam mong gusto mong maging singer. Yes po. Gusto ko po talagang pumanta. Tapos po hanggang sa sinabak na ako ni mama sa mga singing contest, yung mga barangay-barangay po na yung mga school competition. Si mama po kasi, alam ko mahilig talaga siyang pumanta. Parang feeling ko, yung pangarap niya for her before, gusto niya yun yung magampanan ko din. Itong nangyayari sa akin ngayon, kaya sobrang saya-saya niya. Kasi hindi ko lang pangarap, hindi pangarap niya rin yung natutupan. She must be very proud. Sobrang proud. Nakita niyang mangyari yung pangarap niya for you. Anong message mo kay mama? Ma! Finally! Stevie na po. Mama! Finally natutupad na natin yung mga pangarap natin. Huwag ka lang magpaka-stress. Dapat maging masaya na lang tayo sa lahat ng bagay. Huwag kang nag-iisip masyado ng problema. Happy ako kasi kahit papano, masaya tayong dalawa. Wish ko na gumaling ka na. Magaling ka na. Yun lang, mama. I love you. Kasi ano eh, pag masyado akong nag-dwell sa loneliness or lungkot talaga, syempre, lahat naman tayo yung pinagdadaanan. So, inisip ko, what if choose to be happy? And lahat ng problems na hindi ko isipin as problems,
isipin ko siya as pagsubok na positive and gawa ko agad ng solusyon. Kasi pag nag-dwell ako masyado, hindi ko siya masusolusyonan. Ang galing naman ng bata. Ilang taon ka na? 26 po. At ang tanda mo mag-isip ka na? Siguro po sa mga kasama ko din. Bakit? GG vibes. Kasi kung paano sila mag-isip, ni-invite ko kasi sa kanila yung attitude nila 5 years ago. Hindi po ko ganito. Dati po, pag yung problem, isipin ko yung problem muna. Hindi ko alam kung ano gagawin ko, eh, which is alam ko na naman. Pero ang inisip ko yung problem, hindi yung solution. Tapos hanggang sa nung na-realize namin na pwede na akong kumita. Para ayun, kasali na tayo ng singing contest, ganyan. Nababayaran pa unti-unti yung mga utang, ganyan. Gusto ko na pong gumaling si Mama. And very thankful ako sa mga natututunan ko ngayon sa GG Vibes. Lalo na yung attitude ko po. Nagbago talaga po. Anong stage ang cancer ng Mama? Stage 4 po. Anong song mo? Very briefly, what's your song for Mama? Can you sing your song for Mama? Ladies, I'm sure meron kang kanta na nagpapalakas rin sa'yo. Yes po. Parang bigger than her dreams siguro to. Hindi nyo rin siguro parang inasahang mangyayari to, no? Oh, grabe. Oh, anyway, anong kanta mo? Hello po sa inyo mga guys. This is my song for my Mama. Winter storms have come and darken my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you, I look to you. And when melodies are gone and you I hear a song, I look to you. Ako pala yung iiyakin. Ako pala yung iiyakan mo. Okay. Sa dami ng na-achieve mo ngayon, mahaba pa, actually yung journey, napunta ka, YouTube, ngayon nasa ASAP ka, nagtawag ng tanghalan, ngayon artista ka na rin. Anong role ka talaga ang pinakamalapit sa pagkatao mo? Passion ko po talaga is pagkanta. Doon ko po kasi nailalabas lahat ng emotions. Doon ko nailalabas kung sino ako. Doon ko napapakita sa tao kung sino ba si Gigi? Bakit siya ganyan mag-perform? Bakit ka nga ganyan mag-perform? Sa dami po siguro ng ano, pinagdaanan ko din. Dami ko pong natutunan. Kasi po dati, kapag nag-perform ako, kinakanta ko lang. Before po kasi medyo stiff talaga ako na tao. Hindi ako nagsasalita masyado, mahinhin. Akala nila mahinhin ako, mahihiyain, ganyan. Pinipigil lang ko kasi. Nailabas ko yung pagkatao ko. GG vibes ko talaga. Sila po yung naglabas na kung sino ko. Nung nag-livestream po ako ng una-una pa. Oo. Hindi ka ganyan. Kung paano ka magsalita sa amin, ganun ka magsalita sa kanila. Ito, mahamahaling ka naman ngayon. Oh, ilang years na kayo? 10 na? Dito naman ako naiyak. 10 years. Ako. Sinasabi nila sa akin na, bakit mo kailangan tigilan yung sarili mo? Ikaw yan. Hindi mo ba mahal yung sarili mo? Naisip ko, mahal ko naman. Pero naisip ko yun, oh, parang hindi ko ka nakausap sa sarili ko. Sino ka ba? Sino ka nga? Makulit. Maangas din. Maangas po na gano'n na. Para po kasi ako ano talaga, medyo boyish. Mga kabarkada ko po kasi before talaga puro lalaki. Mm-hmm. Parang ayaw po kasi sa akin ng mga girls. Bakit naman? Pagkakata ako, parang pansin na naman ito, parang gano'n. Tapos hindi pa nila ako kala, sabi nila ako, orte yun. Kaya rin layo ako sa mga babae kasi naranasan ko may mga nambubuli sa akin ng bata pa ako. So sanay ka nang inaapin? Sanay na po. Nabubuli ka rin ba because of your blessings ng ibang mga artists? Eh, wala. Lahat po sila, ano talaga, proud sila. Pati po yung mga kaano ko sa tawag na tanghalan. As friends ko pa rin po sila, nakakausap ko pa rin po sila. May mga bashers po, di may iwasan. Na, sumikat ka lang kasi ipagawa ka ng ilong. Parang, sila, ano, yung mga GG vibes, ano, wala lang silang masabi sa'yo. Kasi hindi na nila alam kung paano ka nila ibababa. Parang ito. Hmm. Anong feeling mo pag sinasabi mo? Tinanggap ko na kasi syempre, pag nakita ka nila at kilala ka nila, yung before na itsura mo, talagang mapapansin. So, I'm proud na ganito na itsura ko ngayon. Hindi naman ako nahihiya sa itsura ko before. Proud din ako. I love myself before. But I love myself now even more. I like that. Ang daming dumadating na opportunities. Alam kong mahal na mahal mo yung team mo.
mo, yung family mo. What if dumating sa point na sabihin, Gigi, mag-isa ka lang, iwan mo yung Gigi vibes. Di ba papayag? If it's too soon. Napag-usapan din po kasi namin ito ng Gigi vibes. Talaga? Na hindi naman forever. Gigi vibes. Very soon, meron silang tatahakin na ibang goal. Or mag-focus sila sa ibang dreams nila, if ever. The future, in the next 5 to 7 years, ganyan. Yeah, it's not impossible. Okay lang. If 5 years from now or 6 years from now. But it's very soon, ano, hindi pa papapayag. Hindi ko sila iiwan ng ganun kasi. Pwede ko bang makilala ang pamilya mo? Yes, ikaw ang mag-introduce. Ito po yung Gigi Vibes family po namin. Ito po si Opa Jake. Hello po. Hello po! Dalit! Dali! Si Don Romeo po! Don Romeo! Hi! Tapos po, ano namin, marunong po siya mag-surgery. Surgeon. Tapos po ang aming director and producer po ng Gigi Vibes, si Erwin Laksa. Ito po ang aming guitarist! Ayos! The Couriers. Describe Gigi. Wild. Passionate. Like a fire. Like wild fire. Wild ano? Kumbaga, para siyang apoy na unexpected. Na pwede mag-light ng fire sa buong mundo para magpaliwanag or gumunaw ang bahay mo. Wow, she has that much energy that to much give. Grabe, gumunaw ang bahay. Describe Gigi very quick in one word. Makukulit. Mabaho. Di madalas maligo. Topak. One word, diba? Hindi ako nagkamali. Ano? Pungin. Describe Gigi Vibes as a team. Bully. Mahal nyo ba si Gigi? Oo naman. Anong feeling nyo na mahal niya rin kayo? Sakto lang. Sana'y wag na lang po. Para kung to, sakto lang. Para malas kayo ng sagot, gaya-gaya, wala ko isip. Ladies and gentlemen, it's Ate B with the Gigi Vibes. G, huwag ka magkakasakit, ha? Ito na ang threat sa iyong career. Gigi Vibes. So, dapat daw ramdamin. Pipikit tayo. Why do birds suddenly appear? Every time you want me, just like me, they want to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to that's my bad. Ito na, magpa-practice na siya. Feel drunk but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired but I'm working. Yeah. I care but I'm restless. I'm here but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry. Ba sa inyo na kailangan gumaling pa kami? Yes, nag-aaral pa ba kayo? Ito mo nag-ML palagi. Maniac! ML! Yun po yung practice pa? Eh. Pero po, lagi po kami, everyday, lagi po kami nag-listen sa mga ibang music, mga genre. So, kailangan pati kayo nile-level up rin ninyo yun? Yes, of course po. Malaking bagay po yan. Ilan nang itutour yung cities? Resorts World, tapos saan kayo next? Dubai. Abu Dhabi. Dubai. Mag-a-abroad sila! They made it! Nakaban po kami! Alam, exercise! Yeah, super ako na itua kasi nakakita natin kung how solid this team is. And I'm just so happy for them that they're gonna perform sa
abroad. OMG, di ba? What a dream come true. Ito ang director, Direk Frank, Mama Riel. Hi, Direk Frank! Alagay mo, masosurprise sila. Masosurprise sila, definitely. Kasi for the very first time in 2 years, this is the first time that ABS-CBN, of course, us, makakita ng live audience. So, kaka-kwarta part. Oh my God! Dubai Expo, mapapanood ang Gigi and the Gigi Vibes. Ito ang trivia, sino lang naman ang tumugtog doon before? Mostly, Maria Salonga. And then, of course, ito na. Really part of the Filipinos. Wow! Abangan! Naka-Pinoy! Wow! O anong feeling mo, oh? At Dubai Expo pa pala ito, G. Sobrang saya po namin kasi syempre magkakasama na po kami ate. Tsaka yung hinihiling ko na magkakatotoo. Nagkatotoo na the first. Ano ba yung hiniling mo? Makasama ko po sila sa Dubai. First audience nyo pala, dati sa YouTube lang kayo napapanood. I'm so excited and I just can't hide it. So feeling excited kasi makakaranas na ulit kami ng live audience. Ikaw, anong feeling? Pwede rin bumate, oo. Speechless po ako. Para sa mga fans dyan sa Dubai, antayin nyo kami! Speechless yun. Excited po, pero kasi magkasalungat po yung pangarap namin ni Gigi. Yung pangarap ko po, hindi siya kasama. Ay, palitan na kita ko na yung bahis. Comedian! Excited. Thank you, Lord James. Hindi ako makapaniwala. Pero, grabe po. Salamat, Lord, sa opportunity. Salamat po sa mga tao na naniwala sa Gigi Vibes na sumuporta. Yan. See you, Dubai! Actually, kinakabahan ako kasi ako yung laging hindi nakikita sa stream. Tapos ngayon makikita ako buong audience. Tapos, syempre, makakasama ko yung sobrang magagaling na musicians tsaka si Gigi na tumutok. So, sobrang pressure. So, kailangan tama yung gagawin ko. Excited na, excited. So, I'm excited. Come with me. Put your hands together. That I could so happy. You will see. Tomorrow's brighter. Tara, let's be happy. You will see. Tomorrow's brighter. Tara, let's be happy. Congratulations to Gigi and the GG Vibes! Diba? Nahahanap natin ang pamilya in the most unexpected time in our lives. And sabi nga nila, wow, apoy. Light up the world, GG Vibes! Yay! Thank you so much and welcome to my guys' vlogs. Follow our Facebook and YouTube accounts. Yes. At saka po sa mga nagtatanong po ng skincare ko, G Cosmetics lang po yung G-Skin. Saka po sa mabawa ko, akong gusto yung maging kasing amoy ko, G Perfume. Huwag na po. Amoy ginamas lang po ako. Bye! Thank you very much! Sana po makapag-newscaster po ako someday. Ako ang mag-perform. Wow! Sample. TV Patrol. Pwede, ang ganda ng mukha. Ang nagbabagong balita. Ngayon po ay may bagyo sa... Oh my gosh! Sa Northeast. And West. And we are having a change of mood right now.